So yan guys, ang itsura ng aking paa nung may fungus. Yan, kahit anong pagpa-foot spa at paglinis ng paa at kuko at pagpa-nail polish, pag hindi ginamot, paliwala rin. Maganda lang tingnan dahil may nail polish, pero ang kuko, ang loob ay sisira na, nabubulok. Hello guys, welcome back to my channel. I hope you're all good with the love of God. Aking ipabahagi ngayon ay tungkol sa how to take care your toenails, dalawang kuko, charot. Naka-document yung aking kuko sa paa. Matagal-tagal ko na rin yung tiis. Ang aking paa ay isa sa mga insecurity ko. Kasi ang aking mga paa ay parang luya, parang pinitik na luya. Tapos yung kuko ay nagkaroon pa ng fungus, yeast, tayo yun. So, kailangan rin bigyan natin ng pansin o ng pagtuunan din natin ng ating mga paa. Yan, dahil mahalaga din yan, lalo na kung halimbawa nagkakaedad na at meron kang sugat or yan nga, katulad ng aking kuko. Lalo na sa may mga diabetes na ko. Yan. So, isi-share ko sa inyo is how to take care your toenails. At early stage, mayroon namang home remedies tulad nito, guys. Isi-share ko sa inyo. Ayan, ako. Ito ay tea tree oil, eucalyptus oil. Meron siyang anti-fungal properties. At saka, pwede siyang over-the-counter lang. Bibili mo siya over-the-counter. Or meron na po siya na bibili siya sa may Watson. At saka, kung wala naman yung sunflower oil, ozonized sunflower oil, nagtitreat din siya ng fungus infection, caused by yeast. Yan. Tapos, pwede rin baking soda, apply paste and water. Tapos, ibababad mo siya ng 10 minutes bago mo siya babanlawan. Meron din, pwede rin daw Vicks Vaporub. Meron din vinegar and hydrogenated peroxide. Aguoxinada. Kung hindi naman siya madala or halimbawa, matagal-tagal na rin, meron na din over-the-counter treatments katulad ng cream, ointments, spray, liquids. Pwede kayong pumunta sa pharmacy. Tanungin yung pharmacist doon. Tanungin yung kung anong pwede sa kuko na may fungus. Kasi yan yun eh, sinisira yung kuko natin at kinakain. Yung meron siyang tulaftarte, Clotrimazole, or terbinafin, brand name niya is lamisil. Ayan. So, kung hindi na siya madala sa mga pinapahid na mga cream, liquid, or ointments, any spray, ipa-doctor niya na lang po. Kasi baka lumala pa. Ayan. So, yung sa akin naman po, ang isi-share ko, ayun, nung nagkaroon ako ng ganun, na umabot siya, sa totoo lang, on and off yan, umabot siya ng 5 years, or more than pa. Tinitiis ko lang siya, matigas kasi ang ulo ko, hindi ko siya ginagamot. Pero, sa totoo lang talaga, hindi ko siya ginamot. Ang ginawa ko lang, hindi ako nagpalinis ng kuko sa salon. Ano siya, for last na palinis ko, last year, June 30, 2022. So, ngayon lang uli ako ng palinis. Ito lang, recently lang. February na. So, ilang months yun? 8 months. Kailangan pala, kasi kailangan mo obserbahan yung sarili mo. Kailangan pala, pagpahingahin mo rin yung iyong kuko sa mga chemical products. Halimbawa, yung magpapanail polish,
kailangan pagpahingahin mo rin yung iyong mga kuko, baka sobra-sobra na. Ayan. Na manipis na, tapos siyempre yung mga ginagamit na mga panglinis, baka hindi siya na sterile, kasi mayroon yan silang ini-sterile, o kaya alkoholan, ganyan. Ako, ang ginawa ko, dito lang sa bahay, ano lang siya, kupit lang ng nail cutter. Ayun lang ang ginawa ko. Tapos, yun. Kung paan naman, moisturizer lang, tapos, or lotion, petroleum jelly, or sa gabi, medyasan kung kinakailangan. Pero ako, hindi ko na mini-medyasan. Tapos, kung magpapa maniped kayo, kahit once a month pa, puts pa kayo. Or mag, sa bahay na lang po, mayroon naman sa Watson, nabibili ng mga pang foot products, yung pang paa. Yan, mayroon din yung binibiling pang is-is, pang is-is, fume stone ba tawag doon. Tapos yun, kiskis niya sa paa. Basta, ang ganda naman po yung kalalabasan, lalo na pag na-moisturize na yung paa nyo. Tapos, kung makapagpa-nail polish naman kayo, tanggalin agad ng mga after 1 week or 2 weeks, kasi parang naluluto rin yung mga kuko sa nail polish na ginagamit, lalo na kung hinahayaan na lang natin na matuklap siya or 1 month na yan, hinahayaan na lang natin na naka-apply sa kuko. Meron yung sa Watson. So yan lang guys ang aking senior about sa mga kuko na may fungus katulad ng paa ko at kuko ko. Yan na ako, nakita niyo naman po na nagbago. Basta importante pag-aralan niyo rin kung anong makakabuti sa inyong mga kuko at paa, kung paano niyo gagamutin. Kasi yung sa akin na pag-aralan ko na. Kung nagustuhan niyo po itong aking binahaging video, please give it a thumbs up at subscribe na rin po sa aking channel sa mga hindi pa po nakaka-subscribe. That's all for today, guys. Thank you so much. Until the next one, bye!